Hi, it's me again, ang inyong kunya na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Ang video ito ay para sa mga bagong dating dito sa Hong Kong or di kaya yung mga paparating pa dito, bibigyan ko kayo ng tips kasi may mga nagme-message pa rin sa akin yung mga bagong dating dito kung paano daw mag-load dito sa Hong Kong. Ayun nga pala guys. Mulat sa poll, dumating ako dito sa Hong Kong, isa lang talaga ang SIM card na gamit ko. Ituturo ko sa inyo kung ano ang maganda. Tipid tips to ha, dahil experience ko na to. Yung mga nagtatanong din sa akin kung paano mag-roaming, hindi ko alam guys. Hindi ko alam ang pag-roaming kasi nagagamit pa rin yan dito pero hindi ko i-advise sa inyo na mag-roaming kayo kasi pang matagalan tayo magtatrabaho dito guys. Para makatipid kayo na mag-load ay dapat gumamit kayo ng SIM card ng Hong Kong. Ito lang ang base sa aking experience. Experience ko lang talaga kasi hindi ako nakapag-experience na mag-roaming dahil mula nung dumating ako dito, yun nga ang sinabi ko na isang SIM card lang talaga ang gamit ko. Dahil satisfied ako dito, so since 2017 until now, ito lang talaga ang SIM card na gamit ko, ang smartphone. Ito ang itsura niya. Marami ditong mga load or mga network, pero ang alam ko, ang famous dito ang smartphone at saka CSL. Kung may mga ibang load pa yan, hindi ko na alam. Pero ito lang talaga ang pag-uusapan natin ngayon dahil dito nga ako nagkaroon ng experience kung gaano katipid. Tuturuan ko kayo. Kahit na i-connect pa tayo ng ating mga employer sa kanilang wifi, nasa loob ng bahay lang kasi ang wifi guys, hindi natin nagagamit yan, hindi natin nadadala yan kapag lumabas tayo, kapag nag-day off tayo. So kailangan pa rin natin na mag-load. At ito po ang na-experience ko about dito sa smartphone. Ayan, pumunta po kayo, kung magkaroon kayo ng chance, pumunta po kayo sa Central, bumili kayo. Meron talaga silang ano doon, tindahan talaga doon sa smartphone kung saan nabibili ito. Kasi guys, ang Hong Kong hindi yan kagaya sa Pilipinas na makabili ka anywhere, everywhere ng mga SIM card o makapag-load ka dahil maraming mga tindahan dyan na pwede tayo makapag-load. Kahit maliliit na tindahan, pwede na mga i-loading dyan. Pero dito sa Hong Kong, walang ganyan. Unless magkaroon kayo ng kaibigan na nagpapa-load. Meron ako dati guys na kaibigan, kapag maubusan talaga ako, nagpapa-load ako sa kanya, magbabayad lang din ako sa kanya. Convenient din yon. Basta gumamit kayo ng SIM card ng Hong Kong. Mas maganda ito ang gamitin ninyo, ang smartphone. Yun. At nung unang dating ko dito, ito kasi halimbawa ha, bumili ka nito, natandaan ko 100 Hong Kong dollars itong SIM card na to at may free na siya na 1 month data, unlimited data. Speaking of unlimited data, dito kasi guys, pag sinabing unlimited data, magsawa ka talaga kagagamit ng iyong data dito dahil hindi na uubos. Base lang ito sa experience ko ha. At base, guys, hindi na uubos, gumagamit na ako lahat. Ito na ang ginagamit ko sa aking pagbablog, nanonood ako ng YouTube, kahit ilang videos pa yan, kahit magdamagan pa ako dyan, kasi minsan yung mga videos ko naka-playlist yan, talagang inoon ko lang yan siya, bahala hanggang sa makatulugan ko. Guys, hindi na uubos. Kung meron man, kung humina man ang data dahil malapit na natin or na-reach na natin yung data natin, hindi pa rin nagkakaroon pa rin tayo, may connection pa rin tayo sa data na ating in-avail. Kaya ito ang maganda dito sa Hong Kong. Hindi scam, hindi fake news. Diyan kasi sa ano, nung umuwi ako sa Pilipinas, kasi nga, ang mahal nga ng load doon, di ba? Maya-maya ka mag-load, 150, 100, ilang araw lang, dalawang araw lang doon, di ba? Nauubos ka agad. So, ang mahal talaga. At nung umuwi ako, nagbakasyon dyan sa Pilipinas, teka, pula ang aking dito, Makati. Umuwi ako, October, nagbakasyon dyan sa Pilipinas. Dahil ayaw ko nga mag-load na mag-load, kumuha ako ng data dyan. 1 month plan, data plan. 1 month yung Globe kasi yun, hi Globe. Globe kasi yung kinuha ko, so 1,000 ang in-avail ko. Naku, sa ilang video lang, ilang panood ko sa YouTube, wala pang isang linggo, nagulat ako, wala na akong load. Ibig sabihin pala nun, ano bang ibig sabihin pala ng, teka, tatanong ko sa inyo, naka-experience ba kayo ng ganyan? Nakasabi na unlimited, 1 month unlimited data plan. Pero wala pang 1 week, ubus na.
Ganun, grabe talaga. Sobra talaga akong na-stress dahil nga wala akong load. Kailangan ko ng communication ng mga employers ko dito. Magtatanong-tanong kung ano nang nangyayari sa aking mga papers na padala na ba. Yung mga ganun, guys. So, okay, magastos talaga dyan sa Pilipinas pagdating sa load. Then, napilitan akong kumuha ng wifi, yung PLDT fiber. Diyos mio, Marimar. Kakakabit lang, wala na namang signal. Ilang days kami, tuloy-tuloy yan ha, December pa yun. Di ba nakaka-stress yung mga connection dyan, mga wifi natin, mga internet. Talagang parang modus nila yung pinapatay nila or kinakat nila. Wala talagang signal, nag-red blink yun. Useless lang yung pagkuha ko, 1,299 ang monthly. O di ba? Kasi nga, kailangan talaga natin ng internet connection data or ano ba yan dyan, ang tawag dyan. Wala, putol-putol, scam talaga or di kaya budol yung mga internet connection dyan sa Pinas. Hindi man nila lahat pero karamihan, basahin ninyo ang mga feedback dyan sa PLDT fiber. Isa na ako dyan hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako ng 1,299 yun dyan sa internet connection na yan. Kaya, yun, hindi kagaya dito sa Hong Kong, pag sinabing unlimited data plan talaga yan. Kahit anong gagawin mo, mauubos man yan, o di kaya humina man ang signal, at least makakapag-chat ka pa rin, makakatext ka pa rin, o di kaya makakavideo ka pa rin, o makakapanood ka pa rin ng video. Yun po ang maganda dito sa Hong Kong. Kung ano yung sinabi, totoo po yun. Kaya, ito, 100 Hong Kong dollars, meron ka ng free, ayan, pag bumili ka ng SIM card, 100 Hong Kong dollars, may free ka na data, 1 month yun, and then, pag ano, bumili ka na naman ng ganito nila, ng voucher nila, na, dati kasi, ang binibili kong voucher, pagkasahod ko talaga, monthly yan ha, bumibili talaga ako ng 100 Hong Kong dollars na load para kung in case na maubusan ako or di kaya meron na akong nakaprepare. Ako na ang maglalagay, ako na mismo ang mag-load sa aking cellphone. Kaya hindi na kailangan, kasi guys, kagaya ng sinabi ko, hindi ka makakahanap ng load dito everywhere. Meron talaga silang designated area para bibilhan ng load. O di kaya, ang sabi nila, meron daw sa 7-Eleven. Hindi ko alam. Pero ngayon, marami ng mga apps kung paano tayo makapag-load. O di kaya, mas convenient bumili kayo ng ganitong card nila na load. 100 Hong Kong dollars, may 50 Hong Kong dollars, i-save ninyo yan for 1 month. So, kung maubos na naman yung load ninyo, ayun, saka na ninyo ikaskas, may instruction naman kung paano i-gagawin. Kaya, mabilis lang talaga dito, guys. Maganda talaga ang pag-load. Kaya, ito ang ginamit ko talaga. So, kapag bumili ka ng SIM card, kailangan mo talagang ipa-register or i-register mo yung number para, ayun, tinitingnan nila yan. At ang maganda dito, di ba, nagpo-promo ako. Ang maganda dito, guys, kasi pagka-register mo sa iyong Hong Kong number, mag-install kayo ng kanilang apps. Hanapin ninyo o search ninyo sa inyong Play Store ang barkadahan sa smartphone. Ituturo ko sa inyo kung anong makikita ninyo mga features dyan. Kasi i-register natin ang ating SIM card at meron tayong mga reward kapag VIP na tayo. Punta kayo sa inyong Play Store, search ninyo ang barkadahan sa smartphone. Ito, meron akong na-search. And then dahil guys, nakapag-install na ako, punta na lang ako sa aking apps para mabilis tayo. At yan, wait lang natin, saglit lang. Ayun. At dahil ito guys, halimbawa nakapag-register na kayo at VIP na kayo, meron kayong mga rewards. Ito lang naman yung mga binubuksan ko eh. Ito lang yung mga lagi kong tinitingnan, ang rewards, plans and services at saka itong SIM balance ko para makita ko kung may balance pa ba ako sa aking load. Titingnan natin, halimbawa kung nakapag-register na kayo at ito yung mga rewards na matatanggap ninyo. Kapag VIP ka na, meron kang 3 gift na makukuha. Ito yung, yan, nakuha ko na itong mga 3. And then yearly, meron kang birthday points. Ayan guys, 'di ba? Kahit paano, mapasaya din naman tayo. At kapag every load ninyo, ayan, $1 ay 1 point ka. Kapag ikaw ay gustong i-redeem ang iyong mga points, punta na lang kayo dito. Pwede ninyo yang matingnan, guys. Ayan, pwede kayong mag-shopping. Papalitan ninyo ang points ninyo. Marami pong makikita dito. Ayan, titingnan ninyo 'yan, tingnan ninyo yung mga points ninyo kung magkano na ang inabot or ilan na inabot, magkano ang inyong idagdag, halimbawa ganyan, itong mga ito. Scroll lang kayo guys, mag-ipon kayo ng mga points pwede ninyong i-change or i-redeem sa mga items nila dito. And then, ang load mo dapat dito is 100. Bahala ka kung magkano ang load na ilalagay ninyo, basta mag-ipon kayo ng mga points. At punta tayo dito sa plans and services.
Ito dito guys, kapag gusto ninyong kumuha ng plans or mga data natin kung aabot, gusto nyo aabot talaga at makatipid talaga kayo, makakapili kayo dito ng mga plans nila kung magkano ang gusto nyo monthly yan ha. Kagaya ng sinabi ko, pag sinabing unlimited, unlimited talaga. Hindi yung kagaya dyan sa Pinas. At ito guys, dati talaga ang pagluload ko is 100 Hong Kong dollars. Pero dahil sa tinitingnan ko talaga dito yung mga plans nila kung pwede ako makatipid pa, may nakita ako ditong pinakatipid. Ito yung, ito guys, 50 Hong Kong dollars yan. Kasi dati, di ba, kalahati din ang tinipid ko kasi nga dati 100 Hong Kong dollars. Kaya, ayan, ito ang gamit ko ngayon. Nakaka-YouTube ako, ginagamit ko sa pagbabla. Ang pagbayad naman dito ay through Alipay. Ayan, mag-install kayo na inyong mga Alipay tapos doon kayo magbabayad. Kailangan may balance ang inyong Alipay. Yun lang guys, ayan, mabilis lang. At saka, pwede kayo magpadala ng load sa inyong mga pamilya dyan sa Pilipinas. Makapagkuha, kukuha rin kayo ng plans. Ayan guys, oh, meron ditong pang Philippines. Teka, hanapin natin to ha. Kinuha ko ito para sa anak ko. Wow, 50 Hong Kong dollars din siya. So, dapat loadan ninyo itong apps ninyo kasi dito kayo magbabayad. Hindi kagaya doon sa isa, yung dito ko, na ang pagbayad ko dito is sa Alipay talaga or Octopus. May mga pipilian ka naman kung saan kayo magbabayad. So, kung gusto ninyo dito sa baba, itong papadala ninyo ang inyong mga pamilya dyan, yung anak sa Pilipinas ng load or magpapasa-load kayo, ito na lang ang kukunin ninyo guys, itong data plan. Monthly yan, subok na yan. Sabi ko sa anak ko, itry mo nga at saka tingnan mo kung pareho ba ang ano nila dyan sa Pilipinas. Baka mamaya pag sinabing unlimited, tapos yun pala, 1 week ko lang gamit, di ba? Wala na. Pero sabi ng anak ko, magwa 1 month na, hindi pa rin humihina ang signal niya. Magandang-maganda talaga ang mga serbisyo dito sa Hong Kong. Kaya, guys, yun na lang ang inyong gagawin. Mag-install kayo at gumamit kayo ng smartphone at i-install ninyo yung barkadahan sa smartphone. Okay, meron na kayong mga idea kung paano mag-load dito sa Hong Kong at ano ang load na gamitin. And pwedeng-pwede rin kayong magpasa-load dyan sa Pilipinas. Thank you for watching and bye!